Handang handa na ang Philippine Arena para sa pagbubukas ng FIBA World Cup 2023 bukas. Sanipwersa rin ang iba't ibang organisasyon para mapanatili ang maayos na daloy ng traffic sa NLEX. May ulat si Ryan Lasigas live. Ryan? Aljo, manunood ka ba ng opening ng FIBA bukas? At para na rin sa ating mga kababayan doon na manunood bukas, sabay magbaon ng mahabang pasensya. Dahil ngayon pa lang, Aljo, ay nakitaan na ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang NLEX dito sa expressway. Base nga sa kanilang monitoring, Aljo, meron ng slow moving mula sa may bahagi ng Valenzuela hanggang sa may Bukawi exit. Dalawang rason, Aljo, ang tinitingnan dyan ng NLEX. Yung una ay yung mga nauna nang nagbakasyon dahil sa long weekend, at yung iba naman ay naunang umuwi para hindi na sumubay sa bugso ng mga sasakyan bukas. Kahit holiday bukas, may mga nakaschedule pa rin sanang lakad si Ted. Pero dahil sa inaasahang matinding traffic dahil sa pagbubukas ng FIBA World Cup 2023, timbahay na lang muna siya. Postpone muna lahat kung ano may lakad natin sa Manila. Para hindi maipit sa traffic. Sabi ng NLEX Corporation, asahan ang matinding traffic at usad pagong na biyahe sa pag-arangkada ng FIBA sa bansa. Payo ng NLEX, planuhing mabuti ng mga motorista ang kanilang pagbiyahe dahil sa Philippine Arena sa Bulacan gagawin ang opening ng FIBA Basketball World Cup 2023. Dahil dito, magpapakalat ang NLEX ng mahigit 200 traffic personnel at incident response teams sa loob ng siyudad de Victoria at sa ilang pang strategic area sa buong expressway. I can say na ready na po kami. Yung mga installation po ng kailangan ng mga signages natin, lalag-lalag na po sa loob ng arena. At saka po yung aming i-deploy na more than 200 na traffic personnel po. Ito, binibriefing na po nga ngayon. At yun po, imamanage na po natin yung mga manunod po ng FIBA tomorrow po. Simula bukas, magkakaroon din ng P2P shuttle services papunta at palabas ng venue. Yan ay mula alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang makaiwas sa aberya. Payo ng NLEX sa mga manunood, dapat naka-RFID ang mga sasakyan dahil walang cash lane ang Victoria Toll Plaza. Mula alas 12 ng tanghali bukas, bubuksan na ang gate ng Philippine Arena at isasara ang lahat ng access papunta dito sa alas 5:30 ng hapon. Siguro nananawagan na rin po tayo na yung kung mga hindi manonood po talaga ng FIBA opening tomorrow, total na declare naman po na walang trabaho po ang government officials at ganun din po yung klase, ano, all levels wala din po dito sa Metro Manila at Bulacan. So kung maaari pong pwede magbiyahe na po yung iba para po yung ine-expect natin na volume ng traffic ng long weekenders, ano po, yung mga magpapakasyon ay mababawasan po sana. Ang MMDA naman, nagpapatupad ng intermittent stops para magbigay daan sa pagdating ng mga delegado ng FIBA. Mahigit 1,000 traffic personnel ang ipapakalat ng MMDA para umalalay na sa daloy ng trapiko. Nanawagan po ako sa ating mga kababayan, kung wala pong masyadong importanteng gagawin bukas, manatili po sa bahay. Dahil ang MMDA po ay magpapatupad ng stop and go traffic scheme sa mga selected na lugar habang isinasagawa po itong FIBA World Cup. Ang DPWH nagsagawa din ng maintenance activities sa mga daan patungo sa airport, hotels at venue na pagdarausan ng FIBA. Sususpindihin din muna ng DPWH ang kanilang roadworks repair sa NCR maliban sa flagship projects at emergency road repairs. Sa Philippine Arena naman, nakakalat na ang mga orange barrier na magsisilbing guide sa mga manunood bukas. Mahigpit na rin ang ipinatutupad na seguridad. Hinaharang na rin maging ang sasakyan ng media. Ang ilan nating kababayan, masaya na dito sa bansa gaganapin ang FIBA. Pero manunood kaya sila? Oo naman. Pero ikaw, taga-Bulacan, hindi ka pa manunood bukas? Try namin. Kung makakasingit, kaya mahal yata ticket eh. Aljo, may paalala ang NLEX para sa mga motorista bukas para hindi maapektuhan ang kanilang mga biyahe. Umanap na ng alternatibong ruta, partikular na yung mga patungo dyan sa bahagi ng Santa Maria, Bulacan. Pwede kayong dumaan sa may Bukawi at dyan sa may bahagi ng Marilao o di naman kaya ay dyan sa may bahagi ng Tambobong. Aljo, nagpaalala din ng MMDA na kahit
holiday bukas at walang pasok sa NCR at sa Bulacan, hindi po lifted ang number coding. Umiiral pa rin po ang number coding at sa paliwanag dyan ng MMDA, yan ay isang paraan nila para at least mabawasan yung tindi ng traffic na kakaharapin bukas ng mga fans ng basketball na manunod sa pagbubukas ng FIBA. Samantala, Aljo, sa mga oras nito, pakita ko lang yung sitwasyon dito sa may Balintawak Toll Plaza na nanatili namang smooth ang daloy ng mga sasakyan, Aljo. Yung mga nakikita mong build-up dyan sa first three lanes, yan ay yung mga sasakyan pa rin na pumipila sa may bahagi ng cash lanes. Habang yung mga nasa inner lanes, yan naman, Aljo, yung mga naka-RFID. At kung makikita nga natin, tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga sasakyan dyan. Aljo. Right, maraming salamat, Ryan Lesiges.